Espiritu Santo nga ba itong nakita sa isang viral video ni Pope Francis during his Pentecostal Mass? Wow! Hello mga ka-faith, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. At kung first time mo dito sa aking YouTube channel, make sure na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell button sa baba ng video na to para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. I'm sure mga ka-faith, baka napanood mo na rin yung viral video na yan ni Pope Francis na makikita mo dyan during his Pentecostal Mass. After niya mag-insenso, ay may parang halo na nag-form sa kanyang, sa taas ng kanyang ulo. Nakakagulat, di ba? Nakita mo talaga na nag-form talaga siya ng halo. Para bang isang anghel, di ba? Yung nakikita natin sa mga movie na may halo. Ganyan yung nakita natin. Tingin mo ba ito ay Holy Spirit? Alam nyo mga ka-faith, kahit na hindi natin nakita yung viral video na yan, or wala kang mang makita na parang tongues of fire sa uluhan ni Pope Francis 2,000 years ago nung unang bumaba ang Espiritu Santo, nag-manifest ang Holy Spirit through the tongues of fire. Kahit man hindi natin yun makita sa uluhan ni Pope Francis, ay masasabi natin na si Pope Francis ay guided talaga ng Holy Spirit because of the apostolic succession na nangyari 2,000 years ago, na napasa-pasa to sa ating mga apostles and until kay Pope Francis, especially yung papal succession na galing kay Saint Peter. Ano ba yung sabi ni Jesus sa Book of John chapter 16 verse 7? But truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you, but if I go, I will send him to you. So, sino yung tinutukoy dito na Advocate ni Jesus? Ito yung Holy Spirit. Nung umakyat na si Jesus sa langit, ay dun na bumaba yung Espiritu Santo sa mga apostles sa upper room. At dahil sa pangyayari na yun, kaya nga tayo nagsa-celebrate ng Pentecost Day, ito yung simulang pinanganak ang simbahan, 'di ba? Kaya nga tuwing Pentecost Day ay binabati natin ng happy birthday ang Catholic Church kasi doon nagsimula 'yun eh. So nung bumaba na yung Holy Spirit sa mga apostles ay doon na nagsimulang ma-receive ng mga apostoles ang gifts and fruits of the Holy Spirit. Doon nagkaroon sila ng total change, radical change. 'Di ba? Doon nagsimulang mag-preach ang mga apostles. They became so courageous and bold in preaching the gospel. Diba talagang fearless? Sobrang nagbago talaga ang mga apostles. Talagang nagulat nga yung mga tao na hindi nila inaakala na ito yung mga apostles ni Jesus.
Kasi sobrang opposite sila. Diba nung papako si Jesus sa krus, nagtakbuhan itong mga apostles. Diba nawalan sila ng balls, natakot sila, naduwag sila. Pero after nung umakyat ni Jesus sa langit, nung pagbaba ng Holy Spirit, doon lumakas ang loob ng mga disciples because of the Holy Spirit. Kaya nga, ang Espiritu Santo ay iyan ay tumutulong sa atin sa ating pagiging isang Kristiyano. We should always seek for the guidance of the Holy Spirit. Katulad nga nung sinabi ko kanina na because of the papal succession na pinasa-pasa from St. Peter until kay Pope Francis 2,000 years ago, that the Catholic Church was really guided by the Holy Spirit. Bakit? Kasi isipin nyo mga ka-faith, kung ang simbahang Katoliko ay hindi guided ng Holy Spirit, eh baka wala ng Catholic Church ngayon. 2,000 years ago, nag-i-exist pa rin ang simbahang Katoliko. Kung ito ay organisasyon na tinayo lang ng tao, wala na ang simbahang Katoliko. Itong existence ng Catholic Church ng 2,000 taon, ito ay matinding proof sa mga haters and basher ng Katoliko na ito ay talagang tinatag ni Jesus. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay tinatag ng Diyos. Kaya nga sa mga patuloy na nanunuligsa sa simbahang Katoliko, sabihin lang nila ang kanilang opinion, di ba? Mag-ingay lang sila na mag-ingay. Hindi nun mababago ang katotohanan that this church was founded by Christ. Kasi if you will track the history of the church, makikita mo yung apostolic succession na pinasa-pasa sa mga unang Kristiyano until now. Kaya nga natatawa na lang ako sa mga nagsasabi dyan na si Pope Francis daw ay yung Antichrist, ang Papa daw yung 666. Nagpapatawa sila, di ba? Masyado silang na-brainwash ng kanilang mga pastor na patuloy na sinisira ang simbahang Katoliko. Kailan lang ba sila nag-exist, di ba? Para bang ang karunungan nila, yung kaalaman nila sa Biblia ay mas alam na nila lahat. Eh kailan lang naman sila nag-exist? Eh samantalang ang Katoliko, 2,000 years ago, nandito na tayo. Dito masasabi na this is the true church of Christ. Ito ah, kung talagang Antichrist ang Papa sa Roma, hello, common sense naman. Diba? Ano ba ang pinaniniwalaan ng magisterium, ang turo ng Catholic Church? That we believe that Jesus Christ is the Son of God. Paano magiging Antichrist ay naniniwala nga kay Jesus? Common sense naman, diba? Ano ba yan? Kaya nga ito eh, patuloy lang silang maninira ng maninira kasi gusto nilang magparami ng kanilang miyembro. Seriously. Gusto nilang atakihin ang Vatican kasi, di ba, gusto nilang durugin yung sentro ng simbahang Katoliko. Pero hindi yan mangyayari. Bakit? Kasi ito ay tinatag ng Diyos at patuloy itong gagabayan ng Espiritu Santo. Kasi maraming instances na dumating talaga sa rock bottom ang Catholic Church na almost talaga munti ka ng masira, munti ka ng mawala. Pero hindi to hinayaan ng Diyos. Inaalay nga ng Diyos na magkaroon ng problems, ng bagyo sa simbahang Katoliko, yung mga scandals na yan. Pero hindi hilig sabihin nun na hindi na to tinatag ng Diyos. Yes, our priest, our bishop, even our pope ay nagkakamali sila because they are also human. Sa tulong ng grasya ng Diyos, through His sanctifying grace, through the Holy Spirit, ay patuloy niyang itatama at gagabayan ang simbahan. Itong mga pangyayari nito, inaalaw ng Diyos, pero dito niya patutunayan na hindi dahil sa galing nating mga tao, kundi galing sa kanyang grasya, kaya until now, ang simbahang Katoliko ay patuloy na nag-e-exist at never itong mabubura sa kasaysayan. Why? Because this is the Church of Jesus. Until the end of times, malaki ang role ng simbahang Katoliko. Ito napansin ko kaya nga lahat ng mga sekta dyan, or even pati mga occult, mga naniniwala sa pagan practice,
mga albularyo, mga faith healer, lahat sila ay nagtutulong-tulong para siraan ang simbahang Katoliko. Pansinin nyo, lahat sila ay medyo galit sa simbahang Katoliko. Bakit? Kasi ang simbahan ay patuloy na naninindigan sa kung ano ang totoo. Ang simbahan, we are not pleasing other people. We are not pleasing the government. We only please God. At kung ano ang turo ng simbahan 2,000 years ago, ito ay patuloy na paninindigan. Ito ay patuloy na yayakapin ng simbahan. At hindi yun magbabago until the end of times. Diba yung deposit of faith and yung magisterium ng simbahang Katoliko, hindi yun magbabago na parang i-pressure pa ang ating Pope about gender preferences, about life, diba? Hindi magbabago ang turo ng simbahan dyan. Patuloy tayong maninindigan dyan. Kaya mga ka-faith, kung ano man ang mga nababalita mo, mga skandalo sa simbahang Katoliko, okay, tandaan mo na isa kang Katoliko, hindi dahil sa pare, or sa bishop, sa cardinal, or even sa ating Pope. Naging Katoliko ka because you are a believer of Jesus Christ. Lagi natin tatandaan yun, na we are Catholic because of Jesus, because of His saving grace. Okay? Because He died on the cross. Because of that, yung ating Pope, mga bishop, cardinal, sila ay ginagamit lang ng Diyos para ipastol tayo, para gabayan tayo, para turuan tayo. Ano yung turo ng simbahan? Paano i-interpret ang scripture, ang Bible? Dahil ang Catholic Church lang ang may authority na mag-interpret niyan. Yung mga nagsulputan dyan ng mga ibang sekta na meron silang self-interpretation, hindi yan tatagal. Bakit? Kasi dun mo makikita ano ba yung pundasyon nila eh. Parang they just self-interpret the Bible at magpapa-register na sila sa SEC. So, ganun lang. Pero ang simbahang Katoliko, kitang-kita natin yung roots ng simbahang to na 2,000 years ago na ito ay pinasa-pasa sa mga unang naging apostles ni Jesus. Ito yung mga tradisyon at mga turo na pinasa-pasa sa atin. Kaya mga ka-faith, patuloy po natin ipagdasal si Pope Francis. Ipagdasal po natin siya kasi hindi madali ang pagiging isang Pope. Kaya dun nga natin masasabi sa bawat desisyon na ginagawa niya that he is guided by the Holy Spirit. Especially sa mga major decision na gagawin niya. Pagdasal po natin si Pope Francis at ang ating mga bishop. We as Catholics, we are for unity. Against tayo sa division. We need to unify as Catholics. We need to be united in our prayers. We as Catholics, we are really powerful kung talaga magiging united tayo. Kaya nga minsan sobrang nakakalungkot na parang minsan tayo ay divided bilang isang Katoliko. May mga kapatid tayo sa simbahang Katoliko na medyo iba yung paniniwala nila. Ayaw nilang tanggapin yung buong turo ng simbahan. Parang gusto lang nilang tanggapin kung ano yung gusto nilang paniwalaan. Na yung magsaswak lang sa kanilang preferences at sa kanilang ideas. Kung ikaw ay isang Katoliko, you should embrace the teachings of the Church. The full and the true teachings of the Church. Ito ay galing sa Diyos eh. Ito ay galing kay Jesus eh. Na itong binibigay sa'yo ng simbahang Katoliko, ito yung magpapalago sa'yo sa iyong spiritual life. Ito yung magpapalapit sa'yo sa Diyos. Kung sa tingin mo mga ka-faith na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog, make sure na i-share mo to sa iyong mga friends and relatives. Okay, so again, my name is Adrian Milag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly. Hi guys! Sobrang excited ako ngayong araw na to. Tawin niyo sa akin, bakit? Bakit? Kasi finally, natapos na namin yung aming free video series for every Filipino na gusto magbago ang kanilang finances. And ako personally, sobrang imaginary ko dito. Alam ko, sobrang magkakaroon ito ng value sa'yo at marami kang matututunan dito. Kasi bakit? Katulad mo, naging empleyado din ako for many years. As in grabe. Experience ko, 8 to 5, and paulit-ulit. Minsan, susweldo ka. After mga ilang araw, yung sweldo mo,
I mean, tight na tight ka na, hindi mo alam kung paano pa babudget yung sweldo mo. And yung panahon na yun, for many years, ganun yung system ko. Doon ako nag-decide na kailangan kong baguhin to. Kailangan may magbago. At doon ako nag-seek ng mga information, mentors na tumulong sa akin. And good news, yung mga ituturo namin dito sa video series ito. Ito yung mismo yung natutunan ko sa mga mentors ko. At sa experience ko, after nung ganung cycle, finally, nag-resign na ako. Nakapag-resign na ako. I believe I can fly. I believe I can touch. Dahil sa mga information na gusto kong i-share sa inyo sa video series na ginawa namin. Gusto ko naman mag-give back at tumulong din sa mga kapwa kong Pilipino na nag-struggle sa finances. In this video series, we have imparted lessons that we have learned throughout our journey, throughout our financial journey, and where we are now. And these lessons are the lessons that you can apply practically for your life as well. And also, we have made tutorials as well as teachings of basic things of how you can get yourself started. Ayan mga ka-faith, paano mo nga ba madadownload itong free training na to na gusto naming ibigay sa iyo ng aking fiancé na si Jessie? Okay, so pinaghandaan talaga namin tong free training na to. At dito namin na-share yung naging stock market investment journey namin. And I'm sure, sobrang matutulungan ka ng mga shinare naming information dito. Ilalagay ko yung link kung saan ka makakapunta sa page na to. Ang tawag dito is landing page. So dito mo lalagay yung name, kunyari Adrian. Ayan. And your email. Ayan. So ilagay mo yung tamang email address mo. Para alam ko kung saan padadala yung free training video. Okay, so i-click mo lang to, send me the training. So pagka-click mo dyan, so mapupunta ka na dito sa page na to. So sa page na to, nandito lahat yung 3 free training na gusto naming i-share sa'yo. I'm sure na sobra kang matutulungan nito. Okay, so yung link ay ilalagay ko sa baba ng video na to. I-click mo lang yun or dito sa may description box, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong free training video na to. Okay, so thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.